Isang magandang Tuesday afternoon, mga kapamilya Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama niyo naman nga po ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po si Jaiho. Ang bilis talaga ng araw, talaga nga namang ilang tulog na lang po araw na ng mga puso. Ang tanong, kayo po ba ay in-invite na ng inyong mga loved ones para sa inyong February 14 date? Wow. Kung hindi pa, kayo na mag-invite. Oo, unahan nyo na para at least nakabook na ang schedule. Pero kung wala naman, di ba, pwede pa rin namang mag-spend time with your family, with your friends. At kung ayaw nyong sumabay sa maraming tao sa outside world, Zoom na lang kayo, ganon. Mga gantong chikahan, o kaya naman sa tawagan, sa phone, messenger, kahit ano, pwede nyong i-enjoy yan. Dahil hindi lang naman sa Feb 14, ang araw ng mga puso, kung hindi pwede nyo itong i-celebrate every single day. Pak! Ganon! Today, isa na naman po ang episode na dapat nyong pakatutukan dahil sigurado kung ma-enjoy ninyo ito. Makakasama po natin. Let's welcome dito sa Hotspot Live, Empress Shook! Hi, Empress! Hello! Hi, Jaiho! Hello po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Hi! Hi, Empress! Welcome to Hotspot Live. It's nice Thank you again. Nice to see you again after a long time. Thank you for having me. Totoo, alam mo yung last na Hotspot Live natin kasama si Empress, kung hindi ako nagkakamali, ito yung bago mag-lockdown. Talaga ba? Ang naalala ko yung show is Ipaglaban Mo. Correct. O yun na nga, parang hindi pa, live pa ata yun eh. Hindi pa yes, oo, studio. Yung doon pa tayo sa 9th floor, dun sa parang may mga pa-challenges pa, ganyan. Yes, oo, yung usual mo before. Oo. Correct, totoo. Pero so, first time ko mag-guest sa'yo ng via Zoom. Correct, pero masaya to, nakakahappy ang mga chikahan natin. Pero bago tayo magpatuloy sa chikahan kasama si Empress, mga kapamilya, pwedeng-pwede kayo magpadala ng stars dahil mamaya magto-throwback time tayo on a Tuesday afternoon with Empress. Pero ito na, Empay. Empay kasi ang tawag namin sa kanya. Sanay ako dahil dati, nagsisimula pa lang ako as a radio DJ. Si Empress, nakakasakasama ko na yan. Kaya yes, my group Gio, of friends tayo. Oo, parang sila nila Melissa before, ganyan kay Nanay Gio. Madalas nakakasama ko sila every after ASAP. Doon yan kumakain si Empress. Sa Artisa Salon. Sa Artisa Salon siya kumakain before. Pero now, Empress, what keeps you busy? Eto, balik probinsya as a devoted mother and wife tayo ngayon. Kasi matagal nga akong nawala, nagstay sa Manila dahil sa taping ng The Broken Marriage Vow. Nag-lock-in kami doon siguro almost 2 months din kami doon. And after that, tamang-tama, Pasko. So it's time na bumalik ako dito at magstay naman ulit with my family. So ayun, ito, busy sa family. Speaking of probinsya, ano to? Paano probinsya? Yan ba ay naging decision choice mo na dahil ganito yung nangyayaring sitwasyon? Lockdown, may COVID, ganyan. Lumayo ka talaga ng Manila, ganon? Alam mo, halo-halo na, nagkataon. So, we're here in Zamboanga right now. Yung husband ko, si Vino, laking Zamboanga talaga siya. Pero, tiga Zamboanga din yung family ko, yung father side ko. And then, kinasal din kami pandemic, diba? So, parang halo na dito lumaki si Vino, andito yung lahat, yung kabuhayan niya and all. And then, nag-pandemic, so, ang daming cases sa Manila. Ang tagal namin hindi nakauwi sa Zamboanga. So, parang, for me, parang pinag-desisyon na namin na dito na lang muna tayo kasi parang mas safer dito. At ayun, mas konti yung cases, mas parang this time try naman natin yung nature, yung peaceful lang, di ba, kaysa sa city living. So ayun, yun yung mga reasons kung bakit kami nandito ngayon. Mas parang mas pabor sa amin for now na dito kami. At saka sa bata, di ba, kaysa baby.
Kasi online classes naman siya ngayon, hindi niya kailangan pumunta sa school pa ng face-to-face. At saka mas ano siya dito, mas si Athalia mas makakalaro siya, makakatakbo siya sa labas. Pwede siyang maglaro sa with other kids na hindi naman ganun talaga, parang hindi kami ganun matatakot kasi ang alam ko yung ibang kids sa Manila ngayon nagpupunta na sa mall, dito hindi pa rin pwede. So, kung maglalaro man si Athalia, pwede siya sa garden lang, ganun. Totoo. Ang sarap marinig niyan because not everybody may ganyang pagkakataon, di ba? Yung, yes, yung magpakalaylayo. At parang ako, naiisip ko lang, parang ang hirap sa side mo kasi sanay ka sa trabaho, sa showbiz na parang, di ba, araw-araw busy. Araw-araw, yes, nasa labas, nasa ganyan. Parang ang laking decision for you niya na lumayo sa city living at spend time yan talaga with your family, no? Nag-iiba talaga yung pagde-decision mo pagka as a mother, pag iniisip mo yung sa family mo. Alam mo, actually, hindi ako masyadong ganun nahirapan. Kasi parang andun na rin ako sa, alam mo yung sa parang decision making sa buhay na parang gusto ko nang lumayo sa magulo or maingay or lumagay sa tahimik. Mm-mm. Parang ganon. Parang tapos na ako dun sa pagod na pagod everyday, yung lagi nagsisegue. And then sakto lang din na nag-iba na rin yung setup kapag nagsushoot. Wala na tayong mga segue ngayon, nagla-lock-in tayo, mas mahaba yung time ng pahinga natin. At saka, dumadami na rin yung mga online projects today. So, hindi natin kailangan pumunta sa location o sa studio para mag-work para sa ating mga tiga showbiz industry, no? So, parang, alam mo naman na bata pa lang ako, nag-work na ako, nag-artista na ako. So, parang, napunta na rin talaga ako doon sa part ng life ko na parang gusto ko ng ano, maging magkaroon ng peaceful na buhay. And sakto naman, naging sakto lahat na nagka-family ako. Tapos, nagkaroon ng mga restrictions. So sabi ko, this is the best time for me siguro para mag-lilo ng konti lang muna. Tsaka pwede naman akong mag-back and forth kapag kailangan talaga. Tsaka ang maganda, listening to your kwento about sa ganyan, di ba? Sa totoo lang, aminin natin, kapag ka nagsisimula ka pa lang sa industriya, napakahirap ibigay yung ganyang decision making. Kasi syempre parang gustong-gusto mong, hindi pwede, kailangan magawa ko to, kailangan ganyan para visible ako and everything. Pero like what you said and you mentioned, bata pa lang naman po si Empress, ay talaga namang lahat na ng segue, nagawa naman na po niya. Totoo naman po, di ba? Aminin naman po natin yan ang bonggam-bongga. And ang sarap-sarap na marinig na ganyan, pero kita mo naman, di ba? You've proven enough yourself as an actress, di ba? The Empress of Drama, ganyan. How does it Thank feel you. Na you're back doing teleseries amidst of the pandemic? Yung ganyan, ang layo mo, pero nakakagawa ka pa rin ng project na magaganda, ha? Yes. Actually, nabigla ako kasi simula nung nag-start yung pandemic, naging hopeless ako na sabi ko, ay wala na to, hindi na kami makakapag-teleserye. Tapos sa nangyari pa sa ABS, sabi ko, parang imposible na maglalakas ng loob ang mga production, ang network, true, ang ibang mga artista na kasi lahat tayo nadapa, lahat tayo nadamay. So parang sino mag-i-invest sa ganun? Parang yung iba, syempre, nagamit yung savings, tapos yung iba, iniisip yung safety. So sabi ko, sino maglalakas ng loob na bumalik sa ginagawa namin before? So sinabi ko talaga na 100%, baka hindi na matutuloy itong mga teleserye na to. So, sakto naman, yung before kami mag-wedding, inoferan ako na to do this project na The Broken Marriage pa. So sabi ko, pwede pa pala. And then, after a while, nagkakaroon na rin ako ng mga konting movie projects, konting guesting. Sabi ko, okay pa pala. Parang nakakayanan pa palang bumalik. So, ayun, at first nagulat ako. Pero, of course, I'm lucky enough. I'm happy. Kasi sa dinami-daming mga tao, mga artista na nagwo-work ngayon, naghahanap ng project or nawalan ng trabaho, isa ako sa mga napili nila
na bumalik sa trabaho. So, I feel blessed. So, kaya sabi ko, sige, ano siya eh, blessing siya, opportunity siya. So, bakit ko naman tatanggihan, di ba? Ba't hindi ko gagawin? Correct. At saka, alam ko naman, coming from your heart, love mo talaga itong industry. Yung pag-ate, di ba? Mahirap eh. Mahirap siyang yung tanggihan or kalimutan lang agad-agad ng basta-basta lang ganun. Kasi, kinalakihan ko na siya. So, parang, ang hirap talagang humiwalay. Kumbaga, parang, siguro kung konti-konti, pwede pa. Pero, parang kahit papano, babalik at babalik pa rin talaga. Totoo. Let's talk about your character. Sino ba si Grace sa The Broken Marriage Vow? Yes. So, si Grace ay secretary ni David, ni Sanjo. And isa siyang loyal and trustworthy na staff ni David. And she's also a single mom. So, kung ano man yung mga makikita niyong mga mali at hindi tamang desisyon na gagawin ni Grace, ay lahat yon ay para lang sa kapakanan ng daughter niya na silang dalawang mag-ina kasi sila na lang ang magkasama eh. And I think pinalabas naman na ano, yung big revelation, yung big event na nalaman na ni Jill, yung mga trumaidor sa kanya, which is kasama si Grace doon. And so I think, ayun, sana bago nila i-judge si Grace, no, kung bakit binitray niya si Jill, eh, isipin nila na si Grace ay ang boss niya, si David. At si David yung nagbibigay ng hanap buhay para kay Grace. Kaya siguro nagawa niyang mag-betray kay Jill kahit mahirap. Kasi syempre, kapag walang hanap buhay si Grace, eh paano naman niya alagaan niya, di ba? So, yeah. So, marami pa kasi ng mga episodes na darating na bawat characters, makikita talaga nila at makikilala nila yung mga background ng mga cast na yon, and malalaman nila kung ano yung reason kung ba't nila nagawa yon, and yun yung reason ni Grace. Paano mo pinagandaan to, yung pagbabalik, di ba? Kasi iba na ngayon, sabi nga natin, yung pagtitaping, IATF protocols, yung mga pa-safety natin ginagawa sa set, ganyan. Pagbalik, papaano, na ikaw ba yung super na-excite ka na, ay, antaray, pandemic, pero still rolling, 3-2-1, action. Alam mo, mix pa rin, no? Na-excite kasi because of the project. Yun lang eh. Yun yung pinaka magiging excited ka about sa project, sa mga makakasama ko, no? And isa pa doon, sa totoo lang medyo nahirapan ako kasi andito ako noon. Nandito ako sa Buanga. And may times na tigto 2 weeks lang yung lock-in namin. So may times na galing ako dito, uuwi ako sa Manila for 2 weeks, and then after 2 weeks na break namin, babalik na naman ako dito until nag-decide na yung production na gawin na nating one time big time, 2 months. Oo. Dito tayo sa Baguio. So yun yung mahirap sa akin kasi first time ko mawawala na hindi makakasama yung anak ko, si Atali and si Vino, ng ganun katagal. Yun yung pinakamahirap sa akin decision na nagawin. Kasi parang ang hirap, parang hindi ko kakayanin talaga na ganun katagal mawala, lalo na kay Atalia. But I think siguro ang pinaka-preparation ko internally is wala, pray na lang and just focus na lang dun sa excitement na at least nakakapag-work ako after nito, pwede ko nang gawin lahat ng gusto ko. And in terms naman of my character, ang 2 seasons kasi kami eh. Mm-hmm. So, we had like 20 scripts na ganyan kakakapal, and I had to read all of that. And I also watched the Korean version. I think ang title nun, The World of the Married. So, ayun, inaral ko lang kung paano ko gagawin na maiba kahit papaano yung mga gumanap ng Grace or yung character ko doon sa mga ibang remakes doon sa Grace na gaganapin ko for The Broken Marriage Vow. And of course, the directors, nagkaroon kami ng multiple meetings. Oh my ganon. And of course, sa set,
naka-alalay and naka-guide din naman si sila direct. So, yun, habang ginagawa namin siya, parang may learnings and parang nagko-grow siya eh. Yung mga pre-practice mo before, parang mas madadagdagan siya along the way. Nakakatuwa yung marinig yung ano, mga answers ni Empress. No? Talagang matured na matured. Kasi dati pag kaganyan, parang laro-laro lang kami sa mga interview, sa mga chikahan. Pero ngayon, alam mo na, di ba talaga parang, you know, talagang ganyan. But I love it, di ba? Aminin naman natin, nag-iiba talaga. Kasi siya pa nung bagets, di ba? Dance dance sa asa. Oo, iba na kasi ang topic. dance dance sa kung ganito naman yung topic, no, talagang mapapaseryoso ka. Pero yung mga topic naman dati natin, walang mga kwenta. Puro kalukohan. Kamusta kayo ng love team mo? Di ba ganun lang yung dati? Kamusta kayo ng love team mo? How was it working with ganito? Charing. Pajulit-julit. Walang ambag yung sagot. Correct. Pero ngayon, aminin mo, di ba? Ang ganda, ang sarap-sarap pakinggan. Parang ang bibrainy namin. Oo. Pero ito, speaking of that, yung sa working with yung mga katrabahong cast, isa-isahin natin, kay Sai Jan. Kamusta si Sai Jan sa set nyo? Si Sai Jan, siguro kung ano yung tingin ng public bilang si Sai Jan. Isa rin yan, di ba? Isa rin si Sai Jan na kasama ni Gio. Baby! Oo, sila yung mga bagets version na hindi na talaga bagets ngayon. May girlfriend na. Totoo. May pa-surprise na silang pabalun sa social media. Pero kung ano yung sa tingin ng mga tao, kung anong klase nga bata si Sijan, totoo naman. Mabait naman talaga si Sijan. Masunurin, tahimik lang. Pero makikita mo yung ano niya, responsibility niya, and yung maturity niya doon sa ginagawa niya. Pero hindi ko pa rin talaga maitatanggi na ano, may pagkabuli din naman siya at minana. May minana rin siya. Loko-loko din siya, oo. Oo, makulit at pilyo. Si Su. Si Su naman, nakupilya din. loka-loka din na babae, but ang dami niya kayang gawin. Ang dami niyang pwedeng i-prove pa, no, sa mga tao. Ang dami niyang pwedeng ipakita. Ganun din siya kung ano 'yung nakikita ng mga tao na kung paano siya she can do comedy, she can host, she can act, she can be sexy. Parang I think iba siya sa mga nakasanayan nating Filipina actresses. Kasi she can do a lot of things. Hindi lang siya mahinhe, hindi lang siya tahimik na isa lang yung ginagawa. Parang ganun. Marami siyang, she has a lot to offer. And yeah, she's also fun to be with. Very, very humble and genuine naman din as well. Kasi aminin mo dati, no, nung ganyan yung time na yan, parang ang hirap sa showbiz, nakakahon. I'm not sure if that's the correct term, pero parang di ba dati, pag ito yung nakasanayan sa'yo, ito lang yung dapat mong ginagawa. Di ba? Pero sa yes, generation nila ngayon, like nila Su, di ba? Parang, I can do whatever I want to do. Parang, yes, empowering na. Diba? Ganun na ngayon. Yeah, kasi sa atin, tayo dati. Ah, totoo naman kasi yan, 'di ba? Dati parang pagka kunyari ano ka as a be the girl, 'di ba? As a be the girl ka, hindi ka pwedeng makita na mabilis tayong ma-judge kapag correct, siguro magpakita ka ng other side of you na hindi sila sanay correct na makita na ginagawa mo, ma-judge ka na malandi ka, correct, ma-judge ka na hindi ka pala masunuring anak, hindi ka pala ganito. So, dapat meron kang certain artista, brand na artista mo. Yes, na ang hirap gumalaw. Hindi ka pwedeng uminom ng alcohol kasi ano ka na, bad girl ka na pag nakita ka nilang may ganon. Iba na yung image mo kapag may alcohol brand ka or makita ka nilang umiinom kahit man lang sa party occasionally. Pero ngayon, masaya din ako, open, no, na nag-e-evolve na katulad ng mga celebrities ngayon, like Su, sa generation nila na they can be cool, they can be sexy, they can be
anything, whoever they want to be, na hindi sila ma-judge, na matatanggap sila. Mm-hmm. So, yeah, oo, isa siya sa mga ganun na mga celebrities ngayon na talagang deserving din naman talaga. Sanjo Marudo, next. Kuya Sanj, parang for me ha, sa na-observe ko working with him, may pagkatahimik siya. Ewan ko kung mysterious or tahimik, pero mas ano yun, mas makikita mo yun or mas nagiging obvious yun kapag nasa set na kami. Talagang makikita mo na ready na siya, kumbaga hindi na siya masyadong nakikipagbiroan. Parang ano na siya, ayun, ready na siya sa set and he knows his character well. And pag ano naman, pag break naman kami, pag rest day kami, makita mo na loko-loko din naman si Kuya. Masaya rin naman siyang kabonding. Yes. Of course. Miss Jody Santa Maria. Ay nako, grabe si Miss Jody. Ganun din, kung ano din yung akala natin sa kanya bilang isang Miss Jody Santa Maria, ganun na ganun talaga siya. Mabait. Magaling, matalino, mahinhin, malumanay, ganun talaga siya. And actually, teka lang, Jaihua, kasi andito yung anak ko. Narinig ko. Okay lang, hindi naman masyado. Atalia! Live Atalia, tayo. Please lower the volume. Please lower the volume. O, oh, diba? Sabis kayo, as a devoted ano ako, wife and mother ako today. Ayun, going back, yes, matagal ko nang hinahangaan talaga si Ate Naka-work Jody. Naka-work mo ba si Mama Jodes before? Yes, ang pinaka natatandaan ko doon sa 100 Days to Heaven. Pero guest lang kasi ako noon eh. Hindi ko pa talaga siya nakasama ng matagalan at saka yung ganitong edad ko. Bata pa ako noon eh, doon ko siya nakasama. But matagal ko sa lahat ng mga projects na ginagawa niya, talagang napapabilib niya ako. Matagal ko na siyang hinahangaan. Pero yung nakasama ko dito, mas naging idol ko pa talaga siya. Dahil everyday, talagang pinapahanga niya ako everyday na nakikita at nakakasama ko siya. At talagang nabibilib ako sa lahat ng achievements niya bilang isang babae. And grabe yung admiration and talagang I really adore her. So, ayun, grabe lang. Iba talaga na makawork. Ako, nagkaroon din ako ng chance na makatrabaho si Mama Jo sa Pangako Sa'yo. So, sobrang... Ay, oh my gosh! Yes, oo. So, sobra talagang... Siyempre, hindi naman ako, mother. Eh, siyempre, mother si Mama Jo's mother ka, diba? May mga pa-advice siya sa'yo. Ano ba yung advice niya? Wala akong maalala, pero parang, ano ba? Pero more on kwentuhan lang na, alam mo yon yung kapag nagkukwentuhan kayo, but based doon sa sagot niya, may matututunan ka. Correct. Alam mo yung ganon. So parang, alam mo naman na sobrang, yung mga words ni Ate Jody ay full of wisdom talaga, di ba? So correct. Parang, ganyan pala, parang kung ano yung she believes in, parang may realize mo na, oo no, parang it would be nice if ganun yung gawin mo sa life, ganun yung maging decisions mo sa life. So, ayun, masarap lang pag nakikinig ka sa mga ano niya, sa mga kwento niya at yung mga pinagdaanan niya sa buhay. Totoo. At saka sarap yung mga ganyan yung mga katrabaho. Yung parang may nagiging learnings ka sa kanila. Yes! O mamaya, iimbitahan natin sila na patuloy nilang kapitan ang inyong teleserye na The Broken Marriage Vow. Pero eto na, meron akong inihanda sa'yo na challenge. Tatawagin natin ito, throwback time challenge. Ipapakita ko lang ilan sa mga throwback photos mo. At kailangan mo lang ikwento sa atin kung ano nga ba ang ganap sa likod ng larawang ipapakita. You ready? Okay, game. Concert. You ready? Let's start with our first photo.
Ball. Star Magic, ball. Ah, hindi ko alam kung anong taon to. Diyos ko. Ang ganda ng gown ko, ha? In fairness, yan yung mga nakakamiss, aminin mo. Diba, oo naman. Yearly, pinag-inaabangan talaga yan. Diyos ko, as in, oo. Yes, hindi, sorry, hindi ko alam anong taon na to. Ako din, inaalala ko, pero sa dami na ng mga naging ball, ganyan. At wala akong partner, ha? Usually may partner ako, eh. So, I think solo ako dito. Noong time na ito. Mm-mm. Bagets. Oh, next photo tayo. Ay. Alam ko, yes, Rosal ka to, diba? Rosal ka, oo. Alam ko. Ilan taon ba ako niyan? Mga 16, ganun. Ito yung first ever teleserye ko na ako yung lead. Oo. Parang imagine at the age of breakthrough. 16, no? Talagang bumibida, sunod-sunod ang mga serye yeah. na nagawa mo. Mm-mm. Ito talaga yung, ano, ito talaga yung nagbigay talaga sa akin ng maraming doors. Itong teleserye na to na binigay ng ABS. So, yeah, thankful ako and blessed na nangyari to at nabigay sa akin itong Rosal ka kasi napabago niya yung buhay ko. Nang time na yan, audition din ba yan? Or talagang sa'yo yung role? Hindi. Tinawag sa amin ng manager ko na parang, ayun, parang sinabi lang na... Ikaw yung gaganap na Rosal ka. Meron silang isang story na teleserye na gusto nila na ako yung gumanap. So parang ang pagkasabi eh, finally, makakaroon ka na ng sarili mong teleserye. Kasi alam naman ng ABS na bata pa lang ako, eh nasa kanila na ako. So parang yung pagkasabi nila na eto na, may sarili ka na finally. Parang kahit papano eh talagang na-appreciate nila ako na parang don't worry, time will come na mabibigyan ka rin. And eto na yon, parang ganun. So, thankful balikan, ako. Aminin mo. Oo naman, kasi isa to sa pinakamalaki talagang, or eto yung pinakamalaki talagang nangyari sa buhay ko na hindi lang ako ang sumaya at nag-benefit at nagbago ang buhay, pati ang pamilya ko. So, super, super grateful and thankful. Bongga! Next photo. Ooh, ano to? Si Luis ba to? Luis? Yes, Luis de los Reyes si Karen. And si Karen. Mall show to ng Asintado. Hindi ko alam kung anong city, pero alam ko ano to, sa nag-airplane kami. Promo to ng Asintado. And sila yung mga kasama ko na cast doon. Ang bongga. Nakakamiss. Yung nabanggit mo yung mall show. Ay, parang lahat ng mall show. Ako nag-host. Talaga ba? Pero ito hindi. No, yung sa Lipad, ano to, eh, meron silang local host kasi. Pag say, kunyari sa mga probinsya. Tsaka parang ano ata siya, may event, parang fiesta, parang gano'n. Correct. Kasi yung barangay. Asintado na na-hostan ko na tayo sa may Cubao. Okay. Cubao, kasama si Julia. I think ito parang it's either season 2 or patapos na ng Asintado kaya kami nagpo-promote ni Iko. Next. Ah, with Falcon. Si Falcon. Ito, wow. Alam mo na. Oo. Itong si Falcon, no? Hindi pa mag-asawa. Eh, syempre kumakandidato nga si Falcon, di ba? Oo nga pala. Ayan, love team kami ni Falcon dati. Ni EJ dati. Ano to eh? Anong teleserye to? Guns and Roses. Kasama si Ate Bea Alonso at si Robin Padilla. Grabe ang photoshoot dati, ha? Pang-studio. Alam mo si ano pa yon, si Sir Raymond Isaac pa yung nag-shoot sa amin yan. At I think pangalawang teleserye na namin to as a love team. Ni EJ. Ayun. So,
Oo, kami yung Bagets na love team nun dati. Tapos sila, Ate Bea, yung adult love team. Aray, diba? Next photo. Uy, grabe. About your love with Enchong and Dino. Yan yung mga love team ko dati. Natatandaan ko yan. Nung nakita ko si Dino, meron yan siyang ano, yung sila ni na Helga dati. Meron yan sila yung, hindi ko alam, basta grabe, Cupids ba yun? Yung parang naghahanap ng mga love team sa atin. Nakita ko kasi si Dino. Ito about your love. Mm-mm. Uso kasi yung mga teen shows dati, di ba? Oo. Yung, oh, di ba? Yung sa isang show, puro bagets, puro love team, puro teens. Tapos kung sino yung magkiklik. Oo. Diba? Tapos tungkol lang sa barkada, yung ano, yung storya. So, yes, nagkaroon kami ng ganong show. Puro teens kami doon, puro Star Magic, puro Love Team. Ang dami namin yan, ang dami namin cast doon, ang dami namin teens niyan. At nagkataon na dalawa ang love team ko dyan, si Dino at si Enchong. Oo. So I think, ano to, behind the scene ng isa sa mga taping namin. Next! Oh, diba nga? Ayan, si Lauren, underage. Oh my gosh. Remake naman to ng yung underage dati. So, kami yung gumawa ng remake for a Your Song series. At hindi kasi pa yung na-edit yung ano, tingnan mo dito sa yung naitip diba ang fats mo dyan. Ang lakas di? Ng loob. Ang lakas ng loob kong umuo sa ano na ito, sa outfit na ito. Kasi yan yung, kumbaga yan yung mga characters namin. Underage kami, pero parang lumalandi na palaban, kami. Palaban, gano'n. Oo, may mga ano na kami, may mga love interest kami. Tapos yung role ko dito, na in love ako sa isang teacher, si Rafael Rosel. Siya yung love team ko. Underage. So, kanya-kanya kaming love team dito. And isa rin to sa ano, kakaibang story kasi hindi siya the usual serye, teeny show, hindi rin siya the usual na drama ganyan. Medyo ano siya, medyo revealing ng konti. True. Mm-hmm. Totoo. Oh, grabe. Yan ang mga ni-ready natin ng mga pa-throwback photos. At talagang ano, ang sarap din talagang balik-balikan yung mga past project na ginawa. Pero ang sarap din ngayon na mas ma-excite sa mga future projects pa at sa mga present projects na ginagawa ninyo, ba? Diba? And thank yes. you so much sa pagbibigay sa thank amin you. Ng masarap na pa-throwback doon sa mga nakita nating pictures. Now, ito na nga, oo, invite mo lahat ng mga avid supporters, yung mga hook na hook sa The Broken Marriage na patuloy kayong panoorin gabi-gabi. Yes. Gusto ko lang talaga magpasalamat sa lahat ng mga kapamilya na talagang sumubaybay, sumuporta, nag-share ng kanya-kanyang reviews. Maraming salamat dahil patuloy yung panggigigil nila, patuloy yung pagsuporta at pagiging excited sa mga bawat episode namin. Kahit na yung iba talagang napanood na lahat ng remakes, sinusuportahan pa rin yung version natin. So, maraming salamat po sa pag-appreciate ninyo. At sana, hanggang huli po, nandiyan kayo. Dahil bawat episode po na mapapanood nyo, punong-puno ng pasabog, ng suspense at revelation. So, sana po kayong magsasawang sumuporta at sumubaybay. So, everyday pa rin po yan sa Kapamilya Channel. 8:40 p.m. meron din po niyan sa TV5, sa View at sa iOne TV. Thank you! Maraming salamat. How's your hotspot live experience, Empire? Of course! Ikaw pa ba ang saya-saya no, tuwing nang makakapag-ano tayo, catch up tayo. And thank you talaga sa pag-invite sa akin dito. Thank you! Maraming salamat. Looking forward kami for more magagandang projects para sa'yo. Alam naman natin yan, no? Hindi natin na pwedeng kalimutan ang husay ng isang Empress Shook, diba? Sa kanyang ginagawa dito sa ating industriya. Kaya
Sana more pa ang dumating sa'yo at keep safe kayo lagi ng whole family mo. Mag-iingat kayo. God bless always. Thank you for being with Ikaw us. Ikaw din! Thank you, Empy. Ingat-ingat lagi. At syempre, sana sa susunod, diba, makasama ka pa namin dito, pati ang iba pang cast ng The Broken Marriage para magpa-games. Tara, magpa-games. Children's party. Charing. Raffle. Magpa-raffle tayo. Baka naman. Charing. Oo, hindi, yun lang. Para mas the more, the masaya, diba? So, ayan. Thank you for your time ngayong araw ng Tuesday. Thank you. Sa mga kapamilya viewers po natin na nakatutok sa atin, magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode every Tuesdays and Thursday dito lamang sa facebook.com/ABS-CBN Network at sa lahat ng mga nanonood sa atin, nasa podcast na din po tayo. Mapapakinggan niyo po ang Hotspot the Podcast on Spotify, Apple Podcast at sa iba pang podcast streaming platforms. Kasama si Empress Shook, ako po nag-isang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O, ako po si Jaiho. Bye mga kapamilya, ito ang Hotspot Live.